Hi guys! Kumusta po ang lahat? Welcome back po dito sa Usapang Loan at Online Lending. Namiss ko po ang lahat. Mahigit 2 linggo na ba? Na hindi ako nakapag-live dahil po sa sobrang busy. So ngayon po, mag-a-update lang po tayo at sa pagkakaalam ng lahat, hindi talaga ako magsasawang gumawa ng reviews sa online lending app na ito. So, nag-iisa lang ito na palagi kong ginagawa ng review dahil po sa kagandahan ng kanilang serbisyo po para po sa mga kababayan nating mga Pilipino. Marami ang natutulungan at marami din po ang tumatakbo na sa kanilang mga utang sa ula na ito. So wala pong iba, nandyan po sa inyong screen ang Tala. Good news po, nagbago na po ang mukha ni Tala pero yung services po nila ay pareho pa din. Ang ganda pa rin ng services nila at ang kagandahan pa ay nag-increase na din ang limit. Kung dati 10,000 lang, normally way back 2017 ang maximum talagang binibigay ni Tala is 25,000 or 25K. Pero nagdaan ang mga buwan at naging taon na, bumaba na bumaba, nagiging 15 hanggang nagiging 10 na lang. So most of the time na ay ginagamit nila 10 yung limit, credit limit. Pero ngayon marami na rin po ang nakakapag-avail ng 15. So para po sa mga good peer, maganda po ang reputation, ang good credit standing kay Tala, nagbibigay po sila ng up to 15,000 na credit limit. Hindi nyo ba alam? Oh, sa mga hindi pa alam, si Tala po, kapag umutang po kayo sa kanila, wala pong processing fees. So buo po ang makukuha ninyo. Pwera lang kung ang inyo pong disbursement method na ginagamit ay ipapasok sa inyong BPI. Sa pagkakaalam ko, since then, na kapag BPI po, mayroon talaga silang binabawas na charge dahil po sa interbranch fee. Magbabayad po kasi si Tala ng a certain amount, maliit lang naman. I think nasa 30 to 50 pesos ang charge ni BPI. So kung ganyan po ang ginagamit or si BPI ang ginagamit ninyo, maaari pong hindi buo ang makukuha nyo pong pera mula po sa Tala. Pero kung ang disbursement method na ginagamit ninyo ay GCash, coins.ph, yun, wala po yung bawas. And by the way, kung ano din pala, kung ang gagamitin ninyong disbursement method ay padala center, mayroon din silang ibabawas. Yung binayad ni Tala sa padala center, like Palawan, Cebuana, or M. Luelier, yun po yung ibabawas niya. Pero overall talaga, wala po talagang bawas. Wala pong service fee si Tala. Yun po ang napakaganda kay Tala. Napakalayo talaga. Napaka-opposite po doon sa mga loan shark na mga ula na naglipa na ngayon. Bukod dyan sa no service fee si Tala, kapag ikaw po ay na-delayed, hindi po nila ginagamit yung personal information mo against sa'yo. Hindi po nila ginagamit yon para magte-text blast, hindi rin po sila nanghaharas, nananakot. Very professional po ang Tala Philippines. At ang Tala po ay naka-base po sa US. Mayroon po siyang brand sa Mexico at saka sa Kenya. I think hindi ko masyadong ano kung mayroon ba silang India. Basta Pilipinas, yan pa. Mga 4 or 5 na countries po ang pinapasukan ni Tala at kaya napaka-good talaga. Nagfa-follow talaga sila sa kung ano yung ipinapatupad ng batas. So, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe dito kay Tala, I mean, hindi pa naka-utang kay Tala,
So subaybayan nyo po ang aming buong video hanggang matapos, dahil marami po kaming i-reveal tungkol po dito sa online lending app na to. Ang nag-iisang very highly recommended namin dito sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel na to, please don't hesitate to subscribe para po palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. And then pakisipa na rin po yung notification bell para kapag mayroon po kaming activities dito sa aming YouTube channel, mano-notify po kayo. So thank you very much po. So bukod doon na hindi kayo haharasin kung na-delayed kayo ng payment, si Tala din po ay once lang po siyang nagpapatong ng penalty. So after ng inyong due date, kapag hindi po kayo nakapagbayad, mayroon po si Talang tinatawag na grace period. So 7 days po yun na maghahanap po kayo ng pambayad, at with that 7 days period, wala po siyang pinapatong na interest or penalties. Pag natapos po yung 7 days grace period, saka pa po siya magpatong ng maliit na interest, very minimal, and then very minimal din yung penalty. And then pagkatapos nun, wala na po siyang idadagdag hanggang magbayad kayo or hindi kayo magbayad. Ang kagandahan lang kasi dito sa Tala, maawa ka para sasabihin ko sa inyo na mahirap po na suklian ng hindi maganda yung isang company na handang tumulong sa iyo sa oras ng iyong kagipitan. Si Tala po kasi mabilis lang po talaga hiraman. At kapag hindi ka nakapagbayad, wala siyang gagawin sa inyo. Kundi mag-text or mag-email lang po siya sa iyo lang mismo. Sa iyo lang. Hindi po kasama doon yung mga contacts mo. Hindi po kasama doon yung references mo. So, ikaw lang po ang i-follow up nila kung hindi po ikaw nakapagbayad. Unlike po sa ibang mga ula, lalo na yung mga loan shark, lahat po na nasa contacts mo ay siguradong aanuhin nila, iisturbuhin nila, at sigurado haharasin din. Madadamay lahat ng nasa contacts mo. Kaya ito ang dahilan kung bakit si Tala po ay, bukod sa palagi ko itong ginagawa ng reviews, highly recommended namin dahil po sa kagandahan ng kanyang serbisyo. So hindi ka magatubiling bayaran kung halimbawa umabot na po ng isang buwan or dalawang buwan na hindi kayo nakapagbayad kay Tala, dahil sa mga araw at buwan na yon ay hindi po siya nagpapatong ng another interest or mga penalties. Kung ano yung amount after nung 7 days grace period, ay yun na ang magre-reflect doon sa account mo hanggang kailan mo siya babayaran. Ang iba nga, mayroong inabot na ng 6 na buwan, mayroon pang 1 year bago pa nabayaran. Pero kapag hindi niyo po nabayaran agad yung utang ninyo, magtatanong kayo kung pwede pa kayong mag-apply. Well, pwede po kayong mag-apply, pero yung approval, hindi na po siya gaya dati na siguro mga 80 to 90% ng approval. Siguro nasa 50-50 na lang. And then, kailangan nyo pong i-update yung personal information ninyo para po kayo ay sakaling mag-apply kayo uli, ay mabilis pa rin kayong Nag-inquire na po ako dito tungkol po yun nga sa mga delinquent na mga matagal nakakabayad, kung pwede pa ba silang ma-approve. Well, ang sabi po ng CSR, pwede pa daw. Pero after few months, mag-a-update po sila ng kanilang personal information, at lalo na yung financial status nila. Yung employment status, I mean. So, ganyan po kaganda ang Tala. So, ito po, ipapakita ko na sa inyo si Tala. Kung dati po si Tala, iba po yung logo niya. Ngayon po ay ang ganda na po ng logo niya. So, again, dito mayroong mga taong approve na po or nakapag-avail ng 15,000 credit limit. So, instant approval po ito. Nasa 5 minutes lang, pwede na po kayong ma-approve.
isang ID lang po ang kailangan, at napakabait pa ng mga CSR nila. See, ang marami ding ways para magbayad. Maraming pwede padala center, pwede po 7-Eleven, pwede GCash, pwede coins.ph. Ang ano ko kasi nung ako ay umutang sa kanila, ang ways ko po talaga ay ang disbursement ko pati pagbabayad ay coins.ph. Segundo lang, wala na, updated na yung account mo. So, bukod dito, pwede ka rin magkaroon ng magandang earnings kung gusto niyo pong i-share ang tala sa inyong mga kaibigan. So, every friend invite ay magkakaroon po kayo ng 200 pesos na referral earnings. Pero matanggap mo lang ito kapag na-approve yung ni-refer mo. Hindi po siya ibibigay nila kung hindi po na-approve. So, ganyan po kaganda ang tala. Diba? So dito po, sabi dito sa kanyang description, ang description po talaga ni tala sa lahat ng mga ula ngayon na nasa Play Store. Kasi si Tala po, wala po siya sa App Store. Hindi po pwede umutang dito yung mga iPhone users. At pati yung mga Huawei, hindi rin. Android lang talaga siya. So, almost 100% po ang nilagay nila dito sa description nila ay totoo. Lalo na yung affordable, Tala offers a low one-time fee as low as 9%. So, yan po yung interest nila. And then, apply 24/7. And kung matatandaan ko, hindi ako nagkamali. Nung first try ko kay Tala ay ginawa ko to gabi. So magda 9 o'clock ng gabi. Kinabukasan pagising ko, approve na ako. So long term growth, yun nga sinabi ko kanina, 15,000 ang credit limit. So napakabilis lang at napakadali upang makapag-try or mag-apply ng loan kay Tala. I-download nyo lang ang kanilang app sa Play Store. So mayroong pumili ka lang ng iyong terms and then get your cash from queens.ph, then padala center and bank account. Pwede ka ring magbayad sa GCash, queens.ph, binanggit ko na to kanina, 7-Eleven, Cebuana Luillier, Im Luillier. Pwede kang mag-renew. Once na na-polypay niyo po yung utang ninyo, agad-agad kayo makapag-apply ng reloan. And then makukuha niyo agad. So kung ikaw po ay 18 years old and above at mayroon kayong government ID, kahit isa lang ay pwede na kayong umutang. So napakaganda at nag-iisa lang din po ito sa lahat ng mga ula sa Play Store. Si Tala lang talaga ang nakakuha ng napakataas ng ratings and reviews. Nasa 4.7 out of 479,261 ang kanilang nang nagbigay ng rating sa kanila. So hindi biro po 'yan. Almost pa half a million. Tapos ganyan ka taas pa rin ang iyong ratings. And then yung mga nagbigay talaga ng mga 5-star ratings ay totoong mga tao, totoong mga Pilipino na nakaranas at nakatry talaga dito sa app na to. So yan po ang kagandahan. At kung paano po mag-apply ng loan, ang step by step, so panoorin niyo po ang aming video.